Hey guys, what's up, Church here? Welcome to the vlog. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano ba maglagay ng ads sa ating mga YouTube videos. So, simulan na natin ito. Alright guys, so meron lang tayong dalawang way para maglagay ng ads sa ating mga YouTube videos. Una is by using the YT Studio app, which is ito. Ayan. Pero alam ko, most naman sa atin ng mga nag-YouTube is familiar na sa application na to. Ang hindi nyo nga pangalang alam is kung paano ba maglagay ng ads through this app. So, pangalawa naman guys is by, kung wala ka nyan, kung wala kang na-download na ganyang app, pwede ka din maglagay pero sa desktop site na. I-open mo yung YouTube account mo sa desktop site sa Google or any browser na meron ka dyan. Pero simulan muna natin sa YouTube Studio. So, panoorin nyo ito. Alright guys, so kapag na-download mo na yung YT Studio app na yan, click natin, then ang lalabas ay ito na. So, click mo lang itong gilid, pumunta ka sa videos, then kung mapapansin nyo, lahat ng videos ko is may dollar sign na siya, na green. Ibig sabihin, monetized na yan. Kumikita na, may ads na po yan. So, i-click lang natin itong isang video, pili lang ako ng isang video, then i-click mo itong settings, yung katabi ng share, then i-click mo yung monetization. Then, monetize with ads. I-on mo lang to. Then, make sure na naka-on lahat yung non-skippable ads. So, ayan. That's it. I-save mo lang. And, medyo matagal na konti. Mahina yung connection natin. Save mo lang din. Boom! Meron na yung ads. Matic. Pero, kung bago ka palang na-monetize, guys, hindi agad-agad lumalabas yung ads. Usually, it takes 8 to 24 hours bago lumitaw yung ads. And, i-review pa rin yan, video by video. Kada video, i-review yan. Inaabot usually ng 20 minutes per video na i-review kung eligible ba siya para ma-monetize. Kasi, hindi porke monetize na yung channel mo, is automatic lahat ng ad ng videos mo is mamomonetize. Hindi po, i-review pa yan ng YouTube, isa-isa. Kung sinong, kung aling video dyan sa'yo, ang pwedeng lagyan ng ads at alin yung hindi. So, ito, since may yellow dollar sign yan, ibig sabihin, limited or no ads kang makikita kapag ganyan. Ibig sabihin, hindi siya applicable, hindi siya pumasa sa standard ng YouTube. So, hindi siya magkaka-ads. Pero kikita ka pa rin dyan through YouTube Premium. Kasi, di ba, pag naka-YouTube Premium, wala namang ads. So, pag ang nanood sa'yo is naka-member sa YouTube Premium, matik, may bayad po yan kada view. So, dumako naman tayo sa paglalagay ng ads gamit ang Google or True Browser. Alright, so guys, madali lang. So, kaya nga lang, kapag yung YT Studio app ang gamit natin, limited lang yung magagawa natin sa ads kagaya nga lang sinabi ko kanina. So, ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano naman maglagay ng ads gamit ang browser or True Browser. So, panoorin nyo ito. So, ayan guys. So, ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano ba maglagay ng ads True Browser. So, ang ginagamit ko lang naman is yung Google Chrome kasi ito na yung pinaka-familiar ako. So, click mo lang yan sa search www.youtube.com. So, para sa may mga desktop na no need nang gawin to, pero kung gumagamit ka ng phone kagaya ko sa paglalagay ng ads or sa pag YouTube, kailangan mo siyang ilagay sa desktop site or desktop mode. Pag naka-desktop mode yan, lahat ng features niyan parang nasa computer ka na. So, ma-access mo na yung mga hindi na-access kapag phone lang. So, pag na-open mo na yan, pumunta ka lang sa YouTube Studio, click mo yung dulo, doon sa may profile mo, YouTube Studio. So, YouTube Studio. Pag nangyari ka na sa YouTube Studio, click mo lang yung videos. Then, lalabas na dyan yung mga, yung list ng videos na meron ka. For example, yun ulit yung kanina ko. So, i-click mo lang to. Pwede mo namang, ganito po yung itsura niyan kapag yung lahat nakikita niya. So, palakihin natin. So, i-click lang natin to. To for example, then i-click mo lang yung dollar sign. So, pag na-click mo yung dollar sign, dito sa monetization, i-on mo lang siya. Then, done. Tapos, ayan. So, ganito yan. Manage mid-rolls.
pumunta ka doon, i-click mo lang lahat 'to. Kailangan make sure na naka-on 'yan yung overlay ads, in sponsored cards, skippable video ads and non-skippable video ads. I-on mo lang ng lahat. Then pag na-on mo na, i-click mo lang 'tong save. Ayun, matik magse-save 'yan. Tapos para naman makapaglagay ka ng maraming ads, pumunta ka dito sa Manage Mid-Roll Ads. Click mo lang 'yan. Then lalabas 'to. Ito yung tinatawag na ad break. Ito na yung pagitan ng mga oras na gusto mong magkaroon ng ads yung video mo. And guys, tip ko lang sa inyo, kapag gagawa ka ng video, make sure na 8 minutes pataas. 8 minutes long yung video. Kasi bakit? Kapag less than 8 minutes yung video mo, hindi ka makakapamili ng ads. So, si YouTube yung magde-decide. And usually, kapag 8 minutes pababa yung video, konti lang yung ads niya. Kalimitan, dalawa lang or tatlo lang. Pero kung video mo is 8 minutes pataas, pwede ka na maglagay ng maraming ads. Ako kasi usually nilalagay ko sa 5 ads sa video or 8 ads. Depende sa iyo. So ganito na siya. Kapag maglalagay ka ng ads, so i-clear ko muna 'to para malinawang kayo. Ki-clear ko lang muna lahat ng ads ng video. So ganyan yung makikita niyo diyan. So ilagay mo lang ad break. Then mag-i-start tayo sa 1 second. Yan, click mo lang 'to. Pag kinlik mo 'yan, baguhin mo lang 'to ng 1. Ayan. So, nakalagay 'yan sa 0.1 seconds kasi yung pagka-view ng video mo, matik may ads agad na makikita. And usually, non-skippable yung nilalagay dito ni YouTube. Maganda 'yon. So, kapag maglalagay ko ulit, ad break. So, guys, ito din pala yung ginagawa ko. Kapag ang video ko is 8 minutes, dinidivide ko lang siya sa tick to 2. Halimbawa, naglagay ako sa 0.1 seconds, susunod, sa 2 minutes na ako maglalagay. 4, 6, and 8. So, ganun yung pagdidivide. Pantay-pantay yung ads natin. Pero ikaw, depende naman sa'yo. Kasi pangit din tingnan kapag sobrang dami ng ads. Tatama rin manood yung viewer. So, dito naman, ilalagay natin dito. 0, pero dito sa dulo is 2. So, ang unang ads natin is 1 second. Pangalawang ads natin, lalabas siya in 2 minutes. Kapag naka 2 minutes nang nood yung tao. So, add ulit tayo. Add break. Edit mo lang ulit yan. 4. So, ganyan ulit. Add break. 6. Add break ulit. 8. So, ayan. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 4, 6, 8. So, meron tayong 5 ads na nilagay sa ating video. So, i-continue lang natin yan and i-save. Ayan. Yan, makikita mo, nag-save na siya. Para ma-double check natin, click mo lang ulit yung mid-roll ads. Then, i-check mo, makikita mo, nandyan na po yung mga ads na nilagay natin. So, ganun lang po, kadali maglagay ng ads. Ang maganda kasi dito, kapag dito ka sa browser, naglagay ng ads, ayan nga, malalagyan mo, unlike kapag dun sa app, na i-check mo lang, hindi mo malalagay ng gantong mid-roll ads. So, kakaunti, kalimitan, mga 2 ads lang yung malalagay. So, sayang. So, maglagay naman kayo ng effort para dito, mag-open sa browser, para mas marami. So, para mas marami ding kita. So, ayun lang guys. Alright guys, so ayun, nakita niyo yung 2 ways kung paano maglagay ng ads sa ating mga YouTube videos. So, depende lang sa inyo kung saan kayo mas gusto nyo. Gusto nyo mabilisan sa YT Studio app lang, or kung gusto nyo, detailed, may time, and mas kompleto. Kasi diba, yung tinuro ko kanina sa browser, na mailalagay mo doon kung ilang ads yung mailalagay mo sa video, unlike sa YT Studio na sila yung mag-design, minsan isang ads lang. So, mas maganda talaga kung dito ako sa browser maglalagay ng ads at makukustomize mo pa kung time mo pwede siyang ilagay. So, that's it lang guys, yun lang. Sana natulungan ko kayo dun sa mga bago pa lang na na-monetize dyan na nagtataka lang or hindi pa alam kung paano maglagay ng ads. So, ito na yung kasagutan sa tanong niyo. By the way, this is Charles. And hope you subscribe and hit like. And see you on my next vlog.